What's up mga patid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at para sa video na to, may dalawa tayong budget gaming headphone na naman na nandito mula sa EXA. So ito ang EXA E900 7.1 Surround Sound Gaming Headset. At ito naman ang EXA Fenrir Stereo Gaming Headphone. So dito, pagko-compare natin itong dalawang headphone na to at ang malupit dito guys, kasama to sa mga pwedeng mapanalunan ninyo once na na-hit na natin ng 100,000 subscriber. Kaya ano pang inaantay mo mga patid natin? Don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kayong updated at guys, magka-chance kayong manalo sa ating mga ipamimigay. Pero syempre, bago ang lahat, pasukan muna natin ng intro. Patuloy kong pinopromote sa inyo ang aking munting small business. This is my clothing line. And guys, look at that logo. That's the Unrated Project. Para mas maging updated kayo sa mga ilalabas pang collection ni Boss Lucio sa ating merch, guys, you can check my page, Unrated Project, or nandyan sa description box. Asahan ko ang suportan nyo, mga patid. So, balik na nga tayo dito sa ating topic, dalawang budget headphone, gaming headphone, na naman dito mula sa EXA ang pinadala sa atin. And actually, meron na rin akong vlog dun sa nauna nilang gaming headphone, guys. You can check the video, mga patid, or lalabas dyan sa ibabaw, the EXA gaming headphone, mga patid natin. Napakalulupet ng mga budget headphone nila. So, umpisaan natin dito sa Fenrir Stereo Gaming Headset. So, pupwede siya sa PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch at PC. So, pwede siya sa multiple platform in short. So, sa packaging guys, the branding is here. The EXA purple and black. Bukas. Okay. So, bubungad ang Stereo Gaming Headset. Okay. Ooh. Familiar ba kayo dyan sa cheat code na yan or yung code na yan guys? So yung up, up, down, down, left, right, BA. So yan ang isa sa mga famous codes mga patid natin na naimbento guys nung mga panahon ng console lalo na sa Konami, sa Contra guys. Effective na effective yung cheats na yan. Wala lang, nag-share lang ako ng trivia. So guys, ito na mismong headset. And sa loob, meron dito mga 3.5 jack, a Y cable, at syempre ang user's manual. So sorry guys, kailangan natin sirain itong plastic para matanggal ito guys. So tignan natin guys kung ano ang pinagkaiba niya sa mga ordinary gaming headphone guys na meron sa market. So para sa kanyang ear cups siya mga patid, okay, may kulay green sa loob. And meron siya dito ang colorway na kulay green. I think umiilaw to, so mamaya malalaman natin yan. And para sa kanyang headband also mga patid, malambot din. And medyo magaan siya ha. So okay, sukat natin siya. Okay guys, so far, okay, look at that. Ah, patid natin, look at that. So far mga patid natin, okay siya para sa ating muka, sa ating ulong napakalaki. Para sa kanyang adjustable headband mga patid, is meron siyang cover dito na alloy. And mga patid natin, meron ditong carbon fiber effect. And para sa kanyang microphone guys, flexible siya. Kala ko hindi siya flexible. And para sa kanyang mic receiver guys, meron siyang tatlong butas dito. I hope maganda ang mic nito. And para sa kanyang interface, ito yung USB type A at 3.5mm jack, I think para to sa microphone. Kasi it's a TRRS 3.5 jack. It's a braided wire guys. Nice one. So itabi na natin yan. Dito naman tayo sa EXA 7.1 Surround Sound E900 Pro. So from the box, napansin ko agad na bakit dito meron 24 months extended warranty. And same din, pwede rin siya sa mga multiple platform, nandito rin. Okay, sa loob ng box, meron siyang pouch and another plastic here. And sa plastic, nandito yung mga USB Type-C, USB-A, at yung iba't iba niya pang mga connector sa 3.5mm jack guys na connector. Wow! Detachable yung kanyang microphone. I like this. And syempre, paperworks and manuals and Y cable also. So sa pouch mga patid, same din dun sa nauna nating unbox, okay? It's a PU leather. Branding, nandito yung branding ng EXA, hindi nawawala yan. At ito na yung gaming headset.
It's kulay green nga talaga siya, guys. So check natin dito yung kanyang flexibility, guys. It's good. And para sa kanyang branding, nandito yung kanyang extra branding sa ibabaw. PU leather din, guys, ha? Hindi siya ordinary na leather, okay? Dito, it's plastic. Para sa kanyang ear cups, mga patid, mas malaki. And I like the form, okay, dito ng ear cups. I don't know kung naipit lang to. Yeah, I think naipit nga lang siya kasi dito, guys, iba dito sa kabilang side. Pero gusto ko kasi yung mga ganitong ear cups, guys. Yung palubog yun dito. Yan, gusto ko yung ganyan. So try natin siyang suotin. Okay, good, nice. Nice. And maganda dito, guys, malinis siya. So kung gusto mo lagyan ng microphone, pwede rin, 'di ba? Detachable 'yan, yung advantage ng mga detachable microphone. So simple lang, guys. Makita niyo naman po dito sa gilid, meron po dito mga socket. Nakalagay naman po dito for mic. Ooh, I like that, guys. Napansin ko kasi na meron ditong nakalagay na parang diikot yung 3.5 mm jack. Iniikot nga talaga siya, guys, para mag-lock. So guys, lock. So meron siya ditong mesh type sa labas. And para sa kanyang cables, guys, green din lahat, okay? But this is not a braided wire. Pero I think this is not a wireless headphone. So ngayon, titignan natin yung pinagkaiba nilang dalawa kung worth it nga ba talaga silang bilhin. So sabi ko kanina, baka umiilaw ito, mga patid. Umiilaw nga po talaga dito. At guys, nakakatuwa dito yung itsura ng ating gaming headphone. So pag suot mo sila, ganyan ang itsura niyan. So guys, ito naman siya pag naka-off. So yan, oh, walang ilaw yung ating dito. And guys, ayan, umiilaw siya once you connected the headphone to your system unit. And sa ilalim, makita mo dito yung kanyang mute and unmute button. And then dito, guys, may rocker volume. Wala nang something special here. So ngayon, ito naman, itry natin ni Kabet. So guys, dito naman sa EXA E900 Pro, meron siyang USB Type-C dito, guys, para sa kanyang connectivity. And syempre, yung other end niya, i-coconnect mo sa inyong system unit. And guys, napansin ko lang na mali pala ako. Yung kanyang microphone po pala, guys, eh dito i-kinoconnect. Meron palang dedicated for mic. Kala ko po talaga dito kanina. So guys, dito pala yung microphone. At itong 3.5 mm jack na to, guys, eh meron ditong lock. Once you insert the 3.5 mm, and then once you rotate it, so hindi na talaga siya mahahatak, guys. Kahit ano pang gawin mo, guys, hindi na siya nahahatak. And also meron din ditong mute and unmute button and volume rocker. So once you plug to your system unit, guys, ito yung kanyang LED, guys, umiilaw dito. So hindi nyo lang kita, mga patid natin, pero umiilaw po siya. Ayan, oh, umiilaw. Yan yung kanyang LED sa loob. Pero kung ganyan, hindi nyo siya mapapansin pag maliwanag ang inyong room. So tara, subukan na natin silang dalawa. Tignan natin, guys, kung ano yung pinagkaiba. So ngayon, yung naririnig yung audio ay nanggagaling dito sa EXA Fenrir. Ito yung microphone audio test niya. At this is the raw voice dito sa microphone na to. Walang editing process na nangyayari. So guys, ayan, pakinggan ninyo mabuti. Okay, okay ba sa inyo? Okay ba yung sound quality ng mic? Wala bang problema? Okay, mic test, this is Boss Lucio, mic test, umaandar ang aircon ko dito sa gilid, may PC dito, and everything background noise, mga patid natin, kayo na po ang mag-decide kung okay ba sa inyo. So ngayon, yung naririnig nyo namang audio ay nanggagaling dito sa E900 Pro gaming headphone. At guys, this is the raw voice mula dito sa microphone audio test netong gaming headphone na to. So guys, kamusta naman para sa inyo? Okay naman ba siya? Wala naman bang problema? So far, so good ako, guys. Pwede naman, at mamaya malalaman nyo dito yung aking verdict. And now guys, pakinggan ninyong mabuti. Mic test, umaandar yung aircon ko, PC ko nandito, and any background noise dito sa aking room. So kayo na po yung mag-decide again, guys, kung sino yung mas better sa kanila. So ngayon, try naman natin dito yung kanilang mga sounds. Okay, kung okay na okay ba sila for budget gaming headphone. Okay. Natin dito sa E900 Pro. Nagulat ako, guys. Nagulat ako. What the heck? Nagulat ako, guys. Iwasan natin volume, guys. Hindi pa 100% yon. It's 30% lang. Gawin natin 15%. Nagulat ako, guys. Seryoso ba to? Guys,
I don't know kung saan ang gagaling yung music, pero guys, talagang 7.1 surround siya. Grabe. And take note, mga kapatid natin, ha, it's 15% ng volume, guys. Warning lang, guys, ha, lalakasan natin ng onte. Gawin natin ulit 65. Gawin natin 65, guys. Warning lang po, mga kapatid. Medyo malakas talaga to. Grabe to, guys. Oh, naluha ako, guys. Grabe. Guys, itong nakikita ninyo, it's honest review, okay? Hindi ako dito manloloko or whatsoever. I don't know kung saan nanggagaling yung music. Merong nanggagaling sa front, guys. May nanggagaling sa likod. I don't know, guys. I don't know talaga. Paano nila ginawa yun dito? Walang something special dito sa headphone na to. So, guys, bakit ganun yung music na pinilay natin? Medyo ma-bass, maraming mga instrument na umaandar. Dahil sa gaming, mga patid natin, syempre, more on bass talaga, lalo na kung footstep ang ating pinakikinggan. More on bass ang kailangan natin doon. So guys, nakita nyo naman yung reaction dito sa ating EXA Fenrir. Normal lang naman, mga patid natin, yung ating experience. Kagaya ng mga normal na headphone, guys, it's stereo, it's a left and right, mga patid natin, umaandar, left and right. Pero dito sa EXA E900 Pro, mind-blowing! Kapatid natin, for sure kung gagamitin ko to sa Valorant, sobrang helpful nito. Pero guys, take note lang, sobrang lakas dito nung volume niya. I don't know anong nangyari dito sa headphone na to. Finish na, guys. Finish na, mga kapatid natin. Sa comparison na to, guys, hindi sa bias ako, guys. Finish na, mga kapatid natin. So ngayon, mga kapatid, hindi na ako masyado nagbigay ng in-depth review sa kanila about sa kanilang physical appearance or sa kanilang build and quality. Both naman, guys, it's plastic. Magkaiba silang design, mga kapatid natin. But both gaming headphone nga, guys, it's naka-PU leather yung kanilang ear cups, guys, and over-the-ear headphone. At parehas dito, mga kapatid, na may microphone. Narinig nyo rin dito yung kanilang audio test or yung microphone audio test. And syempre, guys, hindi nyo talaga na-feel yung experience ko gamitin itong headphone na to. Pero mga patid, ito is honest review. Again, pagdating sa mga headset, hindi talaga ako masyado nagre-recommend kasi talaga sa totoo lang, it depende yan sa preference ng tao kung anong klaseng headphone yung kailangan niya, mapabudget man yan o high-end, guys. Depende po yan talaga, lalo na sa tenga natin at sa ulo natin. Yan yung unang-unang talaga na tinitignan. Pangalawa, mga patid natin, it's ear cups dito, mga patid, parehas malambot, walang problema. And the design, guys, is magkaiba sila. Dito, it's plastic, mga patid natin. It's a typical gaming headphone na nakikita natin sa market. About the adjuster, guys, or the head adjuster, guys, it's okay, it's normal. Pero dito sa other side, mga patid, it's same din naman, guys, pero dito it's normally nakikita natin ito sa mga pro gaming talaga, yung mga ganitong klaseng headphone. Pagdating naman sa kanilang mic audio quality, mga patid, parehas goods, pero para sa akin sa mic audio quality, mas gusto ko tong EXA Fenrir, okay? Pero yun na nga lang ang downside, guys, hindi kasi ako fan ng mga headset na mayroong mic, guys, na hindi detached yung mga microphone. Ang gusto ko talaga mga headset, guys, is yung detachable microphone. Pero kung pag-uusapan natin, guys, yung mic quality, dito ako sa EXA Fenrir. Pero guys, pagpunta naman dito sa mga LED nila, parehas naman sila, guys, na goods. May LED dito. Dito iba talaga yung design dahil minamaximize nila dito yung appearance, mga patid natin, nung design or yung mata dito, guys, ng headset. Pero dito naman sa other side, mga patid, it's a typical pro gaming talaga yung datingan. Okay, it's a minimal LED dito and onting mga bleeding LED dito sa side. And para sa kanilang sound quality, mga kapatid, guys, dito po talaga ako sa 7.1 surround na E900. I don't know. Grabe, dinaig niya pa yung mga headphone ko na mamahalin, mga kapatid, yung ibang brand na headphone ko. Promise, mga kapatid natin, hindi ko ma-explain, pero sobrang effective nung 7.1 surround niya dito. Nalalaman ko po talaga kung sa harapan nang gagaling yung bass, sa likod or sa kabilang side, mga patid. Talagang accurate na accurate at sobrang efficient dito nung kanyang volume. So overall, mga patid natin, pareha sila may cons. Pagdating sa microphone, guys, ito yung gusto ko. Pagdating naman sa sound quality, ito, guys. Pero kung ito yung pipiliin ko, guys, pwedeng-pwede kong ayusin yung microphone nito kasi doable naman ito. Pwede itong ayusin sa live streaming at ang dami mga setup o filter para mas ma-improve yung mic quality nito. Pero overall, guys,
I think itong EXA E900 Pro yung aking pipiliin kasi grabe talaga. So ngayon mga kapatid natin, magkano nga ba ito at saan nyo ba pwedeng mabili itong mga EXA headphone na to kung gusto ninyong bumili? Hindi lahat ng country available lang EXA product. Pero guys, syempre kung wala ito sa mga online shopping store dito sa ating country, you can check the official website ng EXA na ilalagay ko dyan sa description box mga kapatid natin. I hope na gusto nyo itong comparison natin na budget headphone dito ng EXA mga kapatid. Again, EXA, maraming salamat sa pagpapadala ng mga gaming headphone na to. And again, these two headphone guys is pwede nyo mapanalunan once na tayo ay nag 100k subscribers. And again, road to 100k na po si Boss Lucio. Kaya don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. So again, I'm Luis D. Ortevez aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!